Hello guys, ngayon magpapalit tayo ng ating spark plug dito sa ating Honda Airblade 150. Dumating na yung in-order ko na spark plug. Itong Iridium. Ali, medyo maganda ng klase ito. Nabili ko to ng 450. Ali, naka ano na tayo. Kulang-kulang 8,000 kilometer na yung natakbo natin. So, as per advice ng manual, at least 8,000 magpalit na tayo ng spark plug. So, nasa atin naman yun kung gusto natin mapalitan kagad. So, unang-una, bubuksan na, tatanggalin natin yung upuan. Ayan, tatanggalin natin ang dalawang bolt. By the way guys, yung pagpapalit ng spark plug, kailangan alamin din natin yung heat range kung saan napabilang yung motor natin. Yung sa Airblade, na paano lang siya sa bandang gitna. Hindi siya sa mataas na temperature. Hindi karamataman. Kaya marunong din tayo magbasa ng kondisyon pag nakita natin yung ating spark plug kung ano siya, kung alin doon ang tamang kondisyon pag nakita yung spark plug. Ngayon ito tanggalin natin, nakikita natin. Check tayo nating spark plug. Minsan kasi wala na sa tamang gap niya. Che-check natin yung gap. Sa manual, from 0.8 to 0.9 yung gap, millimeter. Ayan, tatanggalin na natin ito. Bago yan, tatanggalin na. I-disconnect muna natin ilaw at saka yung charging port. Medyo mahirap siya. Dudukotin kasi.
Ayan na, natanggal na natin yung upuan. Balik lang natin yung connection ng ilaw. Ang spark plug dito yan banda. Dudukutin lang natin yan, tatanggalin natin. Hihilain man natin to. Yan. Natanggal na. Tapos gagamitan natin ng spark plug wrench. Mahirap nga siya. Ito natin gamitan ng adjustable. Pagkakalam ko guys, yung ginagamit nila na spark plug dito, yung pinaka basic lang na baga, hindi kamahalan na spark plug ang ginagamit, kaya mas maganda check natin. May mga available naman na mamahalin na spark plug. Ang importante lang doon ay alamin mo yung heat range na naka saan napabilang yung motor natin. May papakita ko sa inyo yung may chart yun eh. Saan yung makikita yun. Makikita natin yan sa specs ng spark plug. Walang doon yung sinasabi na heat range. Ayan, luluwagan na natin. Actually guys, sinicheck ko na ito nakaraang araw. Medyo okay pa naman. Pero nag-a-adjust na rin ako ng gap niya. Tapos nag-order na ako ng pamalit. Anong dumating yung pamalit, yun, sa ako, papalitan na. So, ito yan. Ayan, makita mo, parang may kalawang siya. May kunting iti, kulay brown. Yun, maganda yan. Yan ang indication na magandang mixture ng hangin at fuel. Kasi pag sobrang itim no, mas maraming fuel kasi hindi siya ano, kukunting yung hangin. Pag sobrang linis naman, marami yung hangin. Kaya dapat natin yung medyo may pagka brown lang. Yun yung magandang kondisyon ng spark plug. Sabihin no, maganda yung mixture niya. So ipapalit natin itong iridium. Medyo magandang klase na rin to. I-try natin.
in GK. Lang, huwag lang masyadong tuloy higpit, baka ma-lost trip naman. Dandahan lang sa paghihigpit. At sa sunod naman natin na marami pa tayong gagawin sa motor natin. Kailangan pa nating alamin kung paano maglinis ng throttle body, magpapalit ng flyboy, marami pa. Antabayan na lang natin mga guys. Ganun talaga pag automatic, marami kang titingnan, marami kang mi-maintain. Okay, final na natin yung pag-i-tweet. Siya nga pala guys, sa sunod na video malamang magano ako, gagamitin ko yung pag nag change oil ako, gagamitin ko yung Vertua na engine oil. Base kasi sa mga review, medyo maganda daw yun, kaya try muna natin. So sa kasalukuyan, yung langis ko ngayon Kicks fully synthetic. Pag na ano niya mga 2,000 kilometer,
upuan niya. Babalik na natin itong upuan. Thank you.
kaya pala dito. Dito talaga.